Welcome sa channel ko, Mini PH. Magpapaligo tayo ng puppy ngayon at magpapavaccine ulit tayo kasi na-cancel yung rabies shot. Tapos ito isasabay na yung dalawa, third vaccine na nila, 8-in-1. Saka sasagutin natin yung tanong ng isa nag-comment, yung schedule ng deworming at schedule ng vaccination. Sasagutin natin yon mamaya. So, welcome sa channel ko, Mini PH. At ito nga, liligoy na muna natin yung puppy. Sasagutin ko habang... So, habang nililigo sila, ipapaliwanag ko yung protocol ng vet clinic na sinusunod ko. Kasi hindi sila pare-pareho sa mga hindi nakakalam. Hindi pare-pareho ng protocol na sinusunod ang mga vet clinic. So, may dalawa akong protocol na sasabihin. Pero... bago yon sa mga sensitive na foreigner, yan, magko-comment na naman. Hindi naman naintindihan yung sinasabi ko. Bahala na yung mga foreigner. So, yan, nilagyan ko ng dilata. Ganyang kaliit yung puppies. Century 2 na. 3 months old na to, na Maltese na to. So, nililigo nga sila. At may dalawang vaccine protocol nga na dito sa pinupuntahan ko. Pero yung dati ko pang sinusunod ay yung 3 weeks interval pa. Noon pang nag-start ako mag-aso ng 2003, yung sarili ng aso ko. 2003, 3 weeks yung sinusunod ko kasi yun yung vet, ginagamit ng vet na matagal ko ng vet sa Manila. At doon ako talaga natuto sa vet na yon. So, 3 weeks interval at nag-i-start ng 6 weeks old ang first vaccine. Ang deworming ay depende naman din sa brand ng gamot. 2 weeks old, susunod 4, susunod 8. Pagkatapos noon, 1 month na yung interval o kaya every 3 months na. So, yun yung vaccine at deworming. Iba pa yung heartworm. Hindi na natin sasama dito yung heartworm. So, si 6 weeks nga, pero dito sa Cavite, meron akong vet dito na nag-i-start ng vaccine na 4 weeks old pa lang ang puppy. Pero, hindi ko dinadala ng 4 weeks old yung puppy. Kasi minsan, kulang talaga sila sa timbang. Katulad nitong maliliit na Maltese, Malchie. Maliliit sila. Kulang sila sa timbang at depende sa vet, minsan ayaw pa nila turukan pag sobrang liit pa. Minsan, 8 weeks old pa bago nila turukan. Depende talaga sa vet. Kasi nasa kanya naman yon, parang discretion yun ng vet kung kailan niya palagay na tamang panahon na pag-vaccine ng puppy mo. Pero pagka sakto na naman yung weight ng puppy mo, medyo malaki, shih tzu, hindi yung ganito kaliliit. And 6 weeks old, pwede nyo nang dalhin sa vet. Tapos yung deworming, 2 weeks old. Sa mga gamot, may kita nyo naman yan. Pwede nyo dalhin sa vet. Mas maganda dalhin nyo lang sa vet kung hindi nyo kabisado. Tapos, yun, lalagay naman nila yung schedule dun. 2 weeks old. Tapos 4 na nga. Tapos 8. Pero depende kasi minsan may vet na hindi maniniwala sa'yo. Hindi maniniwala sa'yo na diniworm mo. Uulitin pa rin nila. Pero huwag ka na papayag kasi kung diniworm mo naman, tapos ipapadeworm mo pa uli. So, kawawa yung tuta. Tapos, may interval din kasi yun eh. Hindi pwedeng pag diniworm mo, deworm uli. So, may interval din siya. Kaya nga minsan, hinihintay ng vet, yung mga walang record,
hindi nila didiworm agad yung puppy na binili mo, yung mga walang record, mga mahilig bumili ng budget meal na walang record. Ginawa ko rin naman yon. Ginawa ko yon para ma-document ko anong mangyayari pag bumili ng budget meal na aso. So, anong nangyari sa puppy na binili ko ay nagtatae ng bulate. 1 month. Pina-deworm ko sa vet. 1 month nag-flushing ng bulate. Si March, yung Shih Tzu. Yung Shih Tzu ko, ganun ang nangyari sa kanya. Budget meal ko siya binili. Binili ko siya sa scammer na as Maltese. Tapos nung lumalak siya, yun, iba yung itsura niya. Pangong-pango siya. Tapos hindi na nga, nagbago nga yung katawan niya at Maltese. Yung Maltese na kuno ay Shih Tzu na yung build niya. Yung mabigat siya, mas malalaki yung bone structure niya, mas mahaba siya. So, ganun yung nangyari kay March. Sinadya ko naman yun na bumili ng budget meal para nga ma-document. Pero check nyo na lang yung video ko doon. Balik tayo sa vaccination. So, may dalawang vet ako na pinupuntahan dito. Dalawang vet na malaki. Malalaking clinic. Pag sinabi ko malaki, may x-ray sila, may ultrasound, may gas anesthesia. Ganong malaki. So, kung mga ganon yung mga gamit nila, high-tech na nga sila. At yung isa ay 3 weeks ang interval. Yun yung favorite clinic ko na lagi nyo nakikita sa mga video pag nagpapavaccine ako. Tapos yung isa kong pinupuntahan, 2 weeks yung interval naman nila at sila yung pumupunta sa bahay. Pwede ka pumunta sa clinic pero mas pinapapunta ko sila sa bahay. 2 weeks ang interval nila. Mas gusto ko yung 3 weeks kasi may time para sa recovery ng puppy. Kasi may mga puppy na pag naturukan, sobrang tamlay. At meron naman na parang wala lang. Ito mga puppy na to, pag tinuturukan, parang wala lang. Yung vet ko naman na sinasabi na 2 weeks yung interval dito, ang vaccine naman nila ay mas madami. 2 weeks na nga yung interval tapos mas madami pa. Bakit mas madami? Merong mag-start na 6 weeks na 4-in-1 or 5-in-1. Tapos susunod 8, 5-in-1 or 4-in-1. Tapos susunod doon, tatlong 8-in-1 na. So, 5 yung vaccine na makukuha ng puppy mo. Plus, meron pang anti-rabies pang 7. Pang 6. So, ganun kadami yung isa-isa kong vet na pinupuntahan. So, depende talaga sa clinic. Iba-iba talaga sila. Kasi yung pinupuntahan ko dati sa Manila, 4 na turok lang din, pang 5 rabies. Pero 3 weeks yung interval. Yung vet naman dito na 3 weeks, meron pa kasi silang 2-in-1 shot sa 4 weeks old. So medyo naguluhan na kayo dun. Sa mga optional naman, syempre iba-iba din sila katulad sa corona. So, sa favorite vet ko, isang dose lang. Pero sa dito sa isa, pinupunta ako, 2 dose. So, magkaiba ng brand, tapos magkaiba ng application. Yung isa, dinadrop sa ilong. Yung isa, yung 2 times, traditional siya na sinasaksak, ini-injection. So, iba-iba talaga. Tapos sa payment, iba-iba din. Meron ako napuntahan dito na may membership. May membership card. Magbabayad ka para sa membership. Tapos meron din dito na kada liter, magbabayad ka ng consultation fee. Per liter. Yung iba naman wala. So kung gusto nyo makamura dun sa wala. Pwede naman kayong magtanong. Tawagan nyo muna o kaya i-chat nyo muna sa Facebook.
Mas maganda kung tawagan nyo bago kayo pumunta. Alamin nyo muna. Yung mga vaccine, importante na vet yung gagawa. License vet, updated na vet ang gagawa. Kasi yung deworming, pwede naman kayo bumili ng gamot sa kanila at magpaturo sa kanila. Sila na yung magbibigay sa inyo ng tamang dosage ng gamot. Tapos ikaw na mag-a-apply. Katulad ng sa aso kong binili ko si Tofu ay nahihilo sa kotse. Nagsusuka siya pag nasa kotse. So hindi binigay ng vet yung gamot sa Tofu sa clinic. Binigay na sa akin ng vet yung gamot. Tapos ibigay ko na lang daw pag nasa bahay na. Kasi nga si Tofu hindi siya sanay sa kotse nung binili ko siya. Hindi siya sanay mag-travel. Kaya yun, nahihilo siya tapos sumusuka siya. So pag binigay yung gamot na napakamahal sa kanya, tapos isusuka niya lang, sayang lang. Tapos malayo din yung clinic sa bahay namin, 8 kilometers papunta. So pabalik, ganun din 8. So 16 kilometers. Kaya susuka talaga yung si Tofu, hindi nga siya sanay noon. At masasayang yung gamot. So check nyo din mabuti yung mga clinic na pinupunta nyo o yung pupunta sa inyo, sa bahay nyo. Kasi merong hindi sinecheck yung puppies. Kung tinitimbang, merong hindi nagtitimbang o nagte-temperature ng puppies tapos saksak na lang agad. So check nyo yung punta kayo sa nag-check talaga ng tuta. Kasi kawawa naman yung puppies nyo. So ito, pupunta na sila sa clinic. Ito, naka-uwi na kasi bawal mag-video sa clinic. Ayan. Yung Malshi, yung mahaba yung buntot. Ayan, yung straight na yung buhok niya. Yung Pure Maltese, yung, ayan, yung nagkukulutan. Ayan, 3 months old sila dyan, yung Maltese. At yung Malshi, 4 months na. So ang liliit nila. Shout out na lang sa mga nakasabayan ko sa clinic, mga hindi taga dito, taga ibang bayan pa, mga taga Tansa, pumunta pa sa amin banda para lang magpa vaccine ng aso nila at pa-check up ng aso nila. Mga nakasabayan ko sa clinic kanina o sa araw na 'to.